Maris, kanina naputol tayo, no? Kasi naghahanda na itong mga tauhan ng CIDG para nga ilabas na itong si Denise papunta. At dito na nga sa palabas na siya. Maraming media ngayon. No? Denise, kamusta ka? Live tayo ngayon. Sa News to Go, Denise, kamusta ka? Okay ka lang ba? Ayan, kanina alam mo, Maris, nag-ausap natin sa Denise sa loob ng kanyang detention cell. Pero hindi tayo pinayagan na makasama siya. Denise, how are you? How are you doing? Kamusta naman na? Oo, nag-ausap natin kanina. Medyo nagkakagulo lang tayo dito. Maris, no? Nag-ausap natin si Denise kanina dun sa loob ng detention cell. At sinabi niya sa atin na masayang masaya siya na pinagbigyan niya ng Taguig City RTC, Taguig RTC Branch 271, yung kahilingan nga nila na... Alright, naputol po muli ang ating linya ng komunikasyon kay Salima Refran. Pero gaya nga po ng nakikita ninyo, live na kuha po yan at kalalabas lamang po ng PITA nitong si Denise Cornejo. Kahapon po ay pinagbigyan o pinahintulutan ng Taguig Regional Trial Court na makapagpiansa sina Denise Cornejo, Zimmer Raz, at si Cedric Lee para sa kasong serious illegal detention na kinakaharap nga nila laban sa aktor na si Vong Navarro. At kanina po ay nakapag-post na ng bail o nakapag-piansa na si Denise Cornejo. Kaya naman napahintulutan na siyang makalabas ng piitan. Subukan natin balikan si Salima Refran. Sam? Maris, ito nga, no, pinasok ulit ng CIDG si Denise, no? Pero lalabas sa parang pupunta sa Manila Prosecutor's Office. Meron kasi siyang preliminary investigation doon. Ngayong around 11 o'clock yan, kaya Prosecutor Flor Delis. Pero kanina, bago nga siya lumabas ng detention, nakausap natin itong si Denise. Yun lang, hindi tayo pinayagan magpasok ng camera. At sinabi nga niya sa atin na masayang-masaya siya na pinagbigyan ni Judge Cortez yung kahilingan nga nila makapagpiansa. Ang sabi niya sa atin, talagang hinintay daw niya ito at pinagdasal niya talaga na makalabas na siya. No? Kasi nga, apat na buwan din siya nga napiit dito nga sa Camp Crame. At sa apat na buwan na yun, marami daw siyang natutunan, hindi lang tungkol sa kanya sa sarili, kundi maging doon sa kanyang mga nakasama nga sa loob ng selda. Maris, ang sabi niya sa atin, talagang pagbalik daw niya sa labas, gusto daw niyang maibalik din yung kanyang buhay. Pero alam daw niya na hindi na daw ito magiging normal, lalo nga doon sa nangyari sa kanya. Pero ang sabi niya sa atin, ito ay isang battle pa lang, hindi pa naman daw tapos yung talagang gera at ipaglalaban daw niya yan hanggang sa huli. Yan ang sinabi niya sa atin. No? At excited na daw siyang makasama niya uli yung kanyang pamilya, lalong-lalo na yung kanyang tatay na kababalik lamang galing sa state. Oo, Marie? Sam, bagamat pansamantalang kalayaan lamang yung ibinigay kina Denise, no, dahil nga sa pagpapahintulot sa kanila na makapagpiansa, ngayong kinakaharap niya itong perjury case naman, at kapag makitaan ng probable cause, ano yung implication nito? May pansamantalang kalayaan siya para sa kasong serious illegal detention, pero meron naman siyang kasong perjury na kakaharapin. Posible bang makulong siya ulit kung sakaling makitaan ng probable cause itong kasong ito? Sam? Bailable. Oh, at ito, no, palabas na ngayon, ulit, itong si Denise, kasama nga yung mga tauhan nga ng CIDG. At naghahanda na kami para naman na sumunod at dali na nga sa doon sa Manila Prosecutor's Office. At sabi niya, magpapaunlak naman daw siya ng panayam sa atin. Yun lang, medyo naguguluhan siya dahil napakarami daw na media ngayon yung nag-hound sa kanya. Alright, maraming salamat, Salima Refran.